Magandang araw po. Welcome po sa aking channel, Nov9 TV. Patalasasan po. Meron po ba kayo mga properties na napapabayaan or non-performing assets? Plano nyo ibenta, pero wala kayong oras sa pagbibenta nito. Kung ito'y pagkakatiwala nyo po sa amin, tawag lang po kayo sa aking numero, usap po tayo, gawan ko po ng video for free. Yes, libre po. Wala po kayong babayaran. Tutulungan pa namin kayong mabenta ang inyong property. Kami na po bala sa marketing, sa boosting or paid ads. Even sa tripping, hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bahala sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa Tagaytay kung saan meron po tayong bagong video presentation. Ito po yung na-vlog ko na. Update ko lang kayo sa mga improvements dito sa bagong tayong bahay. Sa mga hindi po nakapanood ng unang video ko nito, ang lot area po nito is 255 square meters, then ang floor area is 300 square meters. Meron po itong apat na kwarto, kung saan dalawampung kwarto nito ay master's bedroom sa ground floor at sa second floor. Meron din po itong kanya-kanyang toilet and walk-in closet. Meron din po itong maid's quarter at may sariling toilet and bath. Meron din pong dalawang lanay, concrete perimeter fence, then steel gate. At ito pong covered carport, kakasya dalawang sasakyan. Samahan nyo po ako, pasok po tayo. Welcome po dito sa napakagandang bahay. Ito po yung salas o living area na napakaaliwalas po. Meron pong sliding window dito sa side kung saan matatanaw mo yung garahe. Then naka double high ceiling po siya. Meron na rin pong mga molding ang mga walls. May mga pin lights yung ceiling. Then dito po sa side is meron pong sliding window door glass na access papunta sa lanay. At dito naman po yung dining area. Napakalaki din po ng spasyo, kakasyang 10-seater dining set. Then naka-ceiling cove design, may pin lights, then meron pong sliding window. Dito naman po tayo sa kitchen. Meron pong breakfast nook, then merong hanging cabinets, may pin lights, naka-quartz kitchen countertop, meron pong stainless sink, then kitchen window. Dito rin po naka-quartz countertop. Meron pong mga pin lights, then wall-mounted cabinets, naka-soft close hinges. Meron na rin pong outlet para sa kitchen appliances. Ito po yung walkway mula garahe papunta dito sa maid's quarter. At meron din pong sariling toilet and bath. Okay, balik po tayo dito sa loob. Ito naman po yung master's bedroom kung saan kung meron po kayong PWD or senior citizen sa pamilya, ito po yung para sa kanila. Malaki naman po ang espasyo, naka-ceiling cove design, merong mga pin lights, sliding window glass with the grill. Ito naman po yung walk-in closet. Then dito naman po yung wall-mounted bathroom cabinet, bathroom sink, shower, naka-tiled bathroom walls, then toilet. Then lipat po tayo. Ito naman po yung lanay dito sa first master's bedroom. Naka-tiled flooring, meron pong wall-mounted lamp. At ito po yung access papunta sa kabilang lanay. Dito po yung understairs powder room. Maayos naman po ang toilet fixtures. At naka-tiled bathroom walls. Ito na po yung stairs. Naka-wooden handrail then staircase. At glass railings. Meron din pong staircase lamp.
Nandito na po tayo sa second floor dito sa hallway. Naka-tile flooring na rin po. Then ito pong windows, naka-picture window design. Dito naman po yung open below. Napaka-aliwalas. Naka-ceiling cove design, then naka-pin lights. Yan po, tunghaya nyo po. Dito naman po yung family room. Naka-tiled flooring, ceiling cove design. Napakalaki po ng espasyo. Meron po itong aluminum sliding door glass na may access dito sa balkonahe o terrace. Kung saan matatanaw nyo po ang mga kapitbahay. Napakasariwa po ng hangin, malamig ang klima, at tahimik po itong lugar. Ito po yung nasa loob ng isang guarded subdivision. Nandito na po ulit tayo sa hallway para check natin itong first bedroom dito sa second floor. Meron po itong sliding window glass, naka-tiled flooring, meron din pong wardrobe, at malapit na pong matapos yan. Meron din po itong sariling toilet and bath. Maayos naman ang toilet fixtures at naka-tiled bathroom walls. Diyan sa side na yan, diyan po yung shower. Okay, lipat po tayo sa third bedroom. At ito po yung hallway. Dito po sa side, pwede pong lagyan ng altar. Ito na po yung third bedroom. Meron din po itong sliding window glass. Naka-tiled flooring. Meron din po itong wardrobe. At ang ceiling po nito ay may mga pin lights din. Meron din po itong sariling toilet and bath. Naka-tiled bathroom walls din po ito. Bathroom windows. Then meron pong install dyan na shower. Lipat po tayo dito sa master's bedroom. Napakalaki po ng espasyo. Naka-pin lights ang ceiling. Naka-tiled flooring. Aluminum sliding door glass with grill. Then dito naman po yung walk-in closet. At patapos na rin po yan. Dito naman po yung bathroom sink. Naka-quartz countertop. Meron din po itong wall-mounted cabinets. Then, shower. Dito naman po yung toilet. Naka-tiled bathroom walls. At meron pong bathroom windows. Upon turnover, tatapusin po yung walk-in closet. Okay, habang nag-iikot po tayo at inyong pinagmamasdan ang kagandahan nitong bahay, sa mga nag-skip nitong video, summarize ko lang po. Ito po'y brand new na bahay na may lot area na 255 square meters. Then ang floor area po nito is 300 square meters more or less. Meron po itong dalawang lanay. At ang garahe po ay kakasyan dalawang sasakyan. Both sides po ng bahay ay meron pong 1 meter setback para sa walkway. Meron po itong apat na bedrooms at may kanya-kanyang toilet and bath. Meron din pong walk-in closet ang kada master's bedroom. Meron din po itong powder room at meron pong maids and laundry area with toilet. Okay, sa location and distance na po tayo. Mula po Tagaytay Rotonda or Fora Mall, ang distance is 3.2 kilometers, then ang travel time is 8 minutes. Then mula naman po Tagaytay Flower Market, 1.9 kilometers,
ang distance, then 5 minutes drive. Mula po Starbucks downhill at iba pang hotels and restaurants, 1.5 kilometers ang distance, then ang travel time is 5 minutes, kasama na po ang traffic. Mula po airport, via Skyway, SLEX, then Calax, ang distance is 55 kilometers, then ang travel time is 1 hour and 7 minutes. Napaka-accessible po nitong property na to. Okay, sa presyo na po tayo. Binebenta po ito ni owner sa halagang 15 million pesos. Opo, 15 million pesos. Napakamura na po nito. Hindi na po tinaasan pa ni owner ito para wala nang maraming usapan. Ang instruction po ni owner, magipag-transact lang po siya sa buyer mismo. Hindi po siya magipag-negotiate sa broker or sa trustee. Kung may ibang katanungan po kayo at gusto nyo magpaset ng tripping dito sa property na to, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin nasa ibang bansa, meron po akong Imo, Skype, Tango, Viber at WhatsApp. Same number lang po, 0917-316-3399. Sana po naibigyan yung aking video presentation. Pakilike and subscribe na lang po sa aking channel para ma-update din po kayo sa aking future listings. Kung sakali po hanap nyo'y farm lots, huwag po kayong mag-atubiling tumawag sa amin. Let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede naming i-offer sa inyo. Sa lahat pong viewer, subscriber at nagtiwala sa amin, salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi at inyong pamilya. Maraming salamat po.